kita ibinubuhay kung ano ang tinutukoy ng Spirit. Nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in the church. Hello, welcome po sa ating programang The Bible Cafe. Once again, si Pastor Ram Gamboa po ito ng Calvary Chapel, Baguio City, of course. At for the meantime, nandito po tayo sa ating Las Vegas Satellite Studio. At it's good to be back dito sa Las Vegas. At for the last episodes po natin ay nandun po tayo sa Little Rock, Arkansas or sa Cabot, Arkansas. And may Yahweh will help bless us na ang ating pong episode for today will be so beneficial, fruitful, na marami itong pakinabang sa ating pong lahat. Again, I welcome you po sa ating programa na Bible Cafe. Ito po yung programang we study the Bible at first. And then sa ating pong pag-aaral ay we can discuss kung meron po kayong mga katanungan related doon sa ating ginawang explanation. Or later on, any question po ninyo ay pwede po ninyong isend dyan sa comment box. At mababasa naman namin, at the same time, we will do our best to answer it sa inyo kung katanungan man or kung comment man siya. We can engage. Parang we're having a Bible study at worldwide na mga kapatid at kaibigan na tulad po ninyo na nanonood ngayon are all in, kasama sila. Sama-sama po tayo para mapag-aralan natin ang salita ng Diyos. So, yung mga things na related sa ating pananampalataya. That's the whole idea po ng Bible Cafe. At salamat din. At nandito tayo sa timing ng technology ay allowing us to do that particular arrangement. Yan. Oh, salamat po. Again, welcome dito po sa ating programang The Bible Cafe. Mga kapatid dyan sa Baguio, sa may Philippines, sa ano na po bang oras dyan? Dito, magbubukan liwayway na eh. Sa inyo po dyan, anong oras? Pastor, ang oras po dito sa Baguio City ay Bible Cafe time na po. Ayan. Hi guys, good evening everyone sa lahat po ng nakikinig ngayong gabi dito sa Bible Cafe. Ang Bible Cafe po ay brought to you by Calvary Chapel, Baguio City, in cooperation with the Leader News Philippines. Kami po ay mapapanood dito sa ere during Monday to Friday sa ganap po ng alas 8 ng gabi hanggang alas 10 po ng gabi. And samahan nyo nga po kami sa ating talakayan ngayong gabi at nang marami po tayong mapag-uusapan. Continue to send in your questions, even your greetings, and even yung mga comments nyo po for us to know na kayo po ay kasama namin dito sa programa po ng ating Panginoon. Once again, welcome everyone and good evening po sa inyong lahat. Ayan po, magandang gabi po. Si Brother Joseph po to. Tayo na pong mag Bible study on air. Ayan po. Ayan. So right now po, ang ating book study ay nasa Book of Proverbs pa rin po tayo. And we are going to cover dito po sa Proverbs chapter 6 from verse 6 to 11 po. So, kung may Bible po kayo, you can also open your Bible with us dito po sa Book of Proverbs, chapter 6, verse 6 to 11. And if we have time, we can also cover from verses 12 to 15. But for now, Brother Joseph is going to read from verse 6 to 11. Ayan po. Okay po. Tayo na po ay, kung nandiyan na po tayo sa Proverbs chapter 6, sa verse 6 po. Yes. Basahin ko na po. Go to the ant, you sluggard. Consider her ways and be wise.
which having no captain, overseer, or ruler, provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. How long will you slumber, O sluggard? When will you rise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man. Ayan, maraming salamat, Brother Joseph, for the proverb. All right, salamat. Brother Dennis mentioned po, kung meron po tayong time to tackle yung verse 12 to verse 15 as well, we will do it. Meron silang similarity itong dalawang segments na ito. Yung unang, yung 6 to 11 binasa ni Brother Joseph sa atin, is about a siyempre obvious na tamad na tao. Ano ang magiging kahihinatnan ng isang tamad na tao? Of course, siya ay uuwi sa in need. Maubusan siya eh. Ito namang susunod na segment kasi, itong 16 to 19 ay ang kahihinatnan naman ng taong ito ay he will be in trouble. So in short, both of them will be in trouble because of ang kanilang mindset is only for today, is only for current. Ayan ay isang napakalaking katotohanan. This is the matter sa ating mga tao. Kaya Yahweh, through sa ating relationship kay Yeshua, He awaken our perspective in the future. Pero tingnan po natin ang mga taong walang idea, hindi po sila aware at hindi po sila nasasabihan that there is a future, and the future is we will all stand before Yahweh and tayo po ay magbibigay ng we will give account. Tayo po ay sasagot sa kanyang mga itatanong sa atin kung paano natin ibinuhay ang buhay na ito. That is the future. Kumbaga, that's the spirit. That's how the spirit is. Yung ganun ka-importante yung involvement ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Now, kung wala po yung Holy Spirit po ninyo, tingnan po natin ang similarity ng mga tao. They only think for what is today. It's either convenient sa kanila, it's either komportable sa kanila, nagagawa nila, na fulfill nila yung kanilang pansariling kalooban. The same lang eh. It's only for today. Pero yung panghinaharap, yung future, yun po ang nawawala sa mga tao. Ngayon, magkakaibang klase lang po ito. Different classes lang. Pero they have one thing in common, and that is they only think for what is today. Kaya ang taong may pananampalataya, makikita mo yung kanyang kaisipan, ang kanyang puso ay starting to detach to the many things of today lang. Kundi now he or she brings himself dun sa what is coming. And we all know what is coming is the spirit world, that what is coming is that we will give account sa ating Panginoong Yahweh. Ayan, ang mga kahit na simpleng mga segments na ganito, they can bring to us, they can serve to us kung ano ang spiritual condition naman ng tao. Kaya let's see what we can get from this segment. Ano po? Go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise. Which having no captain, overseer, or ruler, provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. So unang-una, eto ngayon ang pinakamatalinong tao, by just observing ang mga langgam. Sa Tagalog, langgam, ano po? Yeah, kasi po. Sa Kapampangan,
panas yan eh, panas. 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 sa Bisaya naman, ang langgam ay yung lumilipad. Yung mga birds, mga langgam. Opo. Anyways, ang sabi niya, si King Solomon na pinaka mautak na tao, eto ngayon, pagmamasdan niya yung mga langgam, just by watching them, he can bring about lesson. Yes. He can bring about a lesson to himself and to even to us na pag ito ay i-convey niya, pag ito ay iparating niya sa mga tao, even sa panahon natin, may mensahe, langgam pa lang ang pinagmamasdan. Opo. Yan po, ano yung kaibahan sa taong wala namang wisdom? Well, ang taong walang wisdom, panonorin niya ang kanyang buhay na 50 years, 60 years, 70 years. Niyang pinapanood ang buong buhay. Wala po siyang makukuha ng mensahe. Pero si Solomon, meron siyang wisdom from God. Yes. Langgam pa lang ang kanyang pinagmamasdan. Mm-hmm. Uh-huh. May nakukuha siyang mensahe. That's a big difference po. Hindi ko mo nakikita mo ang tao na bubuhay, he or she goes with his regular routine, daily routine. Iba-iba po ang nakikita ng mga tao. Kahit na you sit the same place, you watch the same people, pero yung may wisdom sa Panginoon, iba po yung kanyang nakikita. Yan ang kaibahan po dyan. Before we get into this, ano po, I just remember ang sabi ng Panginoong Yeshua, even sa nung Mark chapter 10, Mark chapter 4, Matthew chapter 13, na meron siyang sinabi na ang mga unbelievers, ang mga taong walang espiritu ng Diyos, ang mga taong hindi sila re-reveal sa kanila ang mga bagay from Yahweh, ay all they see is the parable. All they see is what's happening. All they see is movement. All they see is life. Pero they don't get the message. Yan ang kaibahan po. Kaya tayo, kung tayo po ay may pananampalataya na sa ating Panginoong Yeshua, you are blessed. Because you don't just see things. You don't see just work. You don't see just people moving around you. Kundi every movement, you're getting the message. Ayun po ang ating Panginoong Yahweh. Kaya if we are lack, sabi nga ni James, if you lack of wisdom, ask. Kasi ganun po ka-critical na ang tao, dapat meron po siyang wisdom coming from Yahweh. And who can ask? Everyone can ask. Everyone can ask. Kailangan natin ng wisdom para all of a sudden, we think more of the future more than sa present lang tayo nagde-dwell. Okay. Kasi kung sa, again, I will say this, kung pag nag-dwell tayo sa present, actually, your will is being done. Your will be done. Yes. Kumbaga, tayo, ang will natin, ang mangyayari if we dwell in the present. But if we dwell in the future, all of a sudden, we detach yung ating sarili sa present. So when we stand before Yahweh, we will be acceptable, we will be pleasing before Him. Kaya ito, sinasabi niya, ang langgam daw, kahit wala siyang captain, wala siyang supervisor and everything, pero it does work. Kumbaga, nag-work yan because alam niya ano ang mga padating. Yes. Ano po yung padating? Kaya mapansin mo, even dyan sa Pilipinas, alam natin, kasi dito hardly na makakita ka ng mga langgam. Dito sa Amerika, ewan ko anong klaseng laso ang ini-spray sa mga sulok-sulok. Hardly po makakita ka ng langgam dito. It is kind of alarming. Pero sa Pilipinas, dyan po yung mga langgam. Lalo na bago darating ang tag-ulan. Bago po magtag-ulan, makita mo langgam, they are so busy. Why? Dahil may padating na need. Kaya nag-i-imbak po sila ng pagkain para they can survive yung season na yon. Kaya sabi po niya, go to the ant, you sluggard. Tingnan mo na lang, ikaw na tamad. Tingnan mo yung mga ants. Consider her ways and be wise.
which having no captain, overseer, or ruler, provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. Dahil may padating. What is anong padating? Pag wala ng harvest, pag hindi na summer, tagulan na, ando na yung pagkain. That means the ants, they prepare for what is coming. Marelate ba natin yan sa spiritual? Absolutely. Marirelate po natin yan sa spiritual. Kasi ngayon, makikita mo parang you don't need anything sa spiritual. Yes, pero may padating. May padating na araw that you need to be right before God, spiritually, physically. Ang sabi po niya sa verse 9, how long will you slumber o sluggard? When will you rise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. Ito po ay ang pagiging tamad ay magiging habit siya. Yes. Now you need to break that habit. Para bang kung halimbawa kung literally na tamad na ayaw mo magtrabaho, you wanna be, you're comfortable dun sa gawain mo, that will become habit. At times hindi mo na mapapansin tamad ka palang tao. Pero makikita ng people around you, they see that tamad ka. Pero ikaw habit mo na 'yan eh, hindi mo na mapapansin. Ang tanong ni King Solomon, how long, sabi niya, how long will you slumber or sluggard? When will you rise up from your sleep? Kailan ka tatayo dyan sa naging habit mo? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall your poverty come on you like a prowler and your need like an armed man. Kumbaga, any moment, kung ano man yung meron ka, kung ikaw ay tamad, that will be, mauubos yan eh. That will be taken away. The next thing you know, wala na. At the same time, now what will you do? It's a little bit too late to work again. Dalin po natin yan sa spiritual aspeto niya. Kung hindi po tayo nagle-labor, kasi yung maraming mga churchgoers po, may I say the word Christian also, na dahil wala po silang problema, wala silang situation, at times sa kanilang isip to go to church, to attend Bible studies, or to learn the Bible, is actually, that's so important, optional. Mm-hmm. Wala naman silang kalagayan eh. Di po ba? So ang nangyayari, they're just there. Pero pag meron na nga sila ngayon na may something happen sa kanilang buhay, all of a sudden, my God, my Lord, yan na, they go to God. Why? Because did you know kung kahit wala pong kalagayan sa buhay na something problema, something like that, and you start digging the word of God, you do not neglect yung gawain, yung Bible study, or even watching programs like this one, anong pong mangyayari sa iyo? You starting to nag-iipon ka ngayon. Nag-iipon ka ng knowledge, nag-iipon ka ng understanding na, and then you apply a little bit at the same time you getting a little bit more wisdom. Ano pong mangyayari once you encounter yung particular na situation sa iyong buhay? Merong kang baon, you say, wait a minute. Narinig ko ito ah. Parang nabasa ko na ito sa Psalm, o nabasa ko na ito sa Corinthian. Alam ko, ito yung pinapagawa ng scripture. May baon ka. Yes. Dun sa situation na yon. Ano mangyayari? You will stand. Dahil hindi ka tamad. Hindi mo binaliwala yung pagkakataon na you can learn more sa salita ng Diyos even though wala kang problema. Would you imagine? Baka yung problema yon hindi man dumating sa yung buhay dahil hindi siya magre-ripple effect. The moment na nag-start siya, you know exactly on what to do, and you were, kumbaga, nalampasan mo siya ng
maayos, hindi yung nagkapilay-pilay ka bago mo nalampasan yung problema nyo. Wala kang baon eh. Para ka lang tamad na tao na pwede mong gawin ngayon, and yet you rather be in your comfort sitting, standing, or laying position. Consider po natin ito, at least ma-apply natin ito sa ating mga spiritual life, na hindi lang po na dahil wala kang problema, all of a sudden nagiging optional na ngayon ang pagdalo sa mga gawain, reading the Bible, or even attending mga gawain as Bible studies and everything. Ayan po ang ating Proverbs of the day. I guess we took enough time for this segment alone, Brother Dennis, Brother Joseph. Kaya kung meron po kayong mga additional dyan, feedback or katanungan, the floor is open. By the way, bago po kayo mag-interject, interact, welcome po sa ating pong programang the Bible Cafe. Everyone, yes. We see you po dito sa ating screen. And after ng ating Proverbs, we will gladly to greet everyone po. Yes. Yan. Okay. Absolutely. Salamat. Salamat. Okay. Ayan. Maraming salamat, Pastor, for the great insight na ibinahagi mo sa bawat isa sa amin. It's very ironic, Pastor, kasi even sa pinakamaliit na creature na ginawa ng ating Panginoon, kung tayo mga human ay pagmamasdan ng mabuti, marami po tayong pwedeng makitang katotohanan dun pa lang sa mga creation ng ating Panginoon, na I think yung nakita ko po, Pastor, dun sa mga langgam, they have the urgency kasi alam nila na may paparating na forever na hindi magiging maganda yung situation nila, just like us, tayong mga humans, even I myself. All right. Ang pagka you're in need, you're in deep desperate, pagka need ka sa ng isang bagay ay yun, tatawag ka sa Panginoon. Pero when it comes to pagka medyo komportable ka na, umaangat ka, umaasenso ka, sometimes, Pastor, parang nakakalimot tayo sa ating Panginoon, na alam naman natin na sa Kanya nanggagaling lahat ng nasa sa atin sa buhay na ito. So parang it's very inspiring po, Pastor, na even sa mga little details, even sa mga creation ng ating Panginoon, ay if we are aware of it, marami po tayong matututunan na mga facts of life na pwede nating i-consider. Absolutely. Sa buhay na ito. Opo. Yes, yes, absolutely. Ayan. Pastor, tayong mga ano, yung edad natin, Pastor, no? Sanay tayo sa hirap, no? Kaya ayaw natin iparanas to sa ating mga anak. Amen. Ngayon, ang tanong ko, Pastor, sa pagpapalaki natin sa ating mga anak, ayaw natin silang paranasin ng hirap. Kaya lahat binibigay natin tayong mga magulang. Ito ba naging dahilan para maging tamad ang mga kabataan ngayon? Meron po siyang contribution. Ang mga anak natin, they will not turn out as who we are pagdating sa pagdating sa how we make money. Sa kanila they have another arrangement. Kasi sa atin puro hands-on ang alam natin. Yes. Dahil dumaan tayo sa kahirapan. Pero itong mga anak naman natin, kung ma-utilize natin sila doon sa hindi as hands-on, and yet that will provide for them money. Pero kung kumpara natin ang capacity natin, kung sino sila, malayo po sila. Malayo. That's sila. Right. Mm-hmm. At times ay lampas lang sila sa kalahati kung sino tayo. Kasi tayo prepared. That's right. Kahit tayo ngayon ay meron tayong pagkain, pero prepared na tayo kahit na walang pagkain, nag-iisip na tayo ano yung contingency. Dahil sila, lumaki sila na we took care of them, ay parang wala pa doon yung kaisipan nila. Ika nga, meron akong narinig na may isang tao dito sa Amerika na
dumaan po siya. The person experienced yung tinatawag na Great Depression. Nagkaroon po ng Great Depression dito, I believe in the 30s, dito sa Amerika. Eto ngayon, na may taong nakapasyal sa bahay niya, andito, wala po siyang tinatapon na gamit. Wow. As in, parang basurahan yung, masino, almost basurahan yung kanyang bahay. From sa loob ng bahay, sa garahe, sa bahod niya. As in, wala siyang tinatapon. Bakit? Kasi he's thinking, the person is thinking, what if magkaroon ng Great Depression na naman. Ito, magagamit ko to bilang pagano pa ng tubig. Ito, magagamit ko to ng ganon. We still think that way. Tayong dumaan ng kahirapan. Yes. We still think that way. Pero ang mga anak natin, dahil hindi nila nadaanan yung kahirapan, we definitely see a different klaseng paggalaw nila. Kaya dapat aware tayo, maganda na yung Brother Joe. Kaya tayo, dapat aware tayo kung ano yung as much as we can equip ang ating mga anak. Though hindi sila magiging katulad natin, no? Though hindi sila magiging katulad natin, pero ma-inject natin yung the more important na anak, at least ito dapat nasa back of your mind. Anak, dapat ito ay yung mga ganun. But hindi natin talaga sila, we cannot make them kung sino tayo. If we want to do, ang mangyayari dyan ay all of us doon sa client, magugutom yan ng 3 days, natin gagalaw siya. Ay na, ang magiging outcome na tayo. Pero we do that to our children. We just need to adjust kung how we can solve our know-how kung paano natin maidagdag things sa kanilang mga buhay. Kung titingnan natin mga anak natin sa sa kalidad natin, tamad na sila Tama po. Opo. Tamad na sila kung kukumpara natin kung who we are. Sabi nga ni De La Rosa, if he's watching tonight, alos kasing edad din yung Brother Joseph, si Sir Phil De La Rosa. Sabi niya, ayun, 32. Ang general, ha? 32 daw po. 32. Commandment siya na lang. sabi niya, ang generation namin, we are the generation that we know. So we know more than other generation. I agree with that. Sir Phil, ako nga medyo spoil na kumpara sa inyo, Sir Phil. Kayo mas marami kayong alam. Ayun. Ngayon, ito ngayong mga graduate mas less yung alam nila. Baka yung mga type ni Sir Phil, kung titingnan niya yung buhay ko, pwede niya sabihin na tamad ako. Yes. Okay. Yung mga bagay na ganoon, it passes on. Yan. Yes, Pastor. I think, Pastor, the generation noon, yung from 19, yung mga na-born ng 1950s hanggang 70s, they are far behind sa mga sa abilidad or sa pagiging standout. Kasi they have gone through hardships, they have gone through life. Unlike po yung mga generation namin, 80s and above, ay parang hindi kami sanay because lahat na ng bagay ay ginawa nung generation before us. Kaya yung mga generation namin ngayon is parang tinatamasa namin kung ano yung hard work, ano yung pagsisikap na ibinuhos ng generation po ninyo noon. Opo, I agree with that. Pastor, basta wag lang mag-abuso. Kumbaga, marami din nag-abuso. Yes, opo. Diba, Brother Dennis? Okay, yan. Opo, Pastor. Alright, ayan, Pastor. Anything more doon? I think wala na pa, sir. Pero if you may, kung meron pa po kong additional or pwede tayong mag-cover pa ng other verses, if you may, kung wala na po ay pupunta na po tayo sa greetings. Alright, I think that will be it. Our opening of the program, ang ating pag-aaral dito sa Proverbs chapter 6, verses 6 to 11. Salamat Ayan, maraming salamat po, Pastor, for that wonderful insight regarding po dito sa Book of Proverbs na the Lord always blesses yung mga taong sila mismo ay tinutulungan po nila ang kanilang mga sarili. And before we proceed,
It's already 9 o'clock and we are up to our greetings na po dito sa ating programang Bible Cafe. And first and foremost, maraming salamat po si kila Engineer Oliver, sila Engineer Teo, and kay Sir Tony, and kay Sir Kamaong Acero, si Sir Errol, sa pag-aayos ng technicalities dito. Medyo maayos po yung broadcast natin po ngayon. And congratulations, guys. And si Umbiso is also here with us, watching together with Jed and Brother Harold po. And si Sister Wilda Diaz from Aurora Hill. Auntie Wilda, kamusta na po kayo dyan sa Aurora Hill? Together with Sean. Ayan, hello po. Welcome to Bible Cafe. Also kay Kimberly Noblesa, dyan po sa May Irisan, together with my auntie, kay la Auntie Beth, kay la Uncle Mar, and to all my cousins. Sister Tanya also is watching right now. Sister Tanya, hello, good evening. Kay Ma'am or Sister Edeline Yabot Oitas, hello po, Ma'am. Sis, good morning po or good evening po dyan sa inyo. Kamusta na nga po kayo? And Brother Joseph, may mga na-miss po po ba ako na pagbati? Si, ano, Kuya Don Vergara. Don Vergara, ayan. Ayan po. Sabi po, Pastor, ni Ma'am Edeline Yabot Oitas, good morning po, Pastor Ram. Welcome back po sa LV. Ibig sabihin ng LV, Las Vegas. Ayan. Si Sister Malu rin po, together, I think together with Uncle Fernan, is also watching. Uncle Fernan, hello. Kung kayo po yung nanonood dito, yung isa sa trio nyo ay nandito po. Kayo na lang po yung wala sa ngayon. Ayan. Wala akong napadala, bro. Ayan. Pero maasa ako na pasalubong. Also, kay Aldwin Aviles Callejo, yung pinsan ko po na taga dyan sa, ano, sa May Kabanatuan. Enjoy watching inside dito sa program ng Bible Cafe. Also, kay Gyung Onlis, also known as Sophie. Hello, Sophie. Happy viewing dito sa Bible Cafe. Also with Anna Villar Peralta. Hello, Sister Anna. Na-miss ka namin. Hope to see you again this coming Saturday, Sister Anna. And si Nanay Lilia Gadi is also viewing right now sa Quezon Hill din po siya. Brother Ben, hello. Kamusta? Kasama ka lang Kaya namin Ben. Yesterday. I hope you are doing fine, bro. Pastor Roel Castillo is also watching. Hello, Pastor Roel from Calvary Chapel, Montalban. Pastor, meron po ba kayong babatiin din dyan sa may US of A? Meron po. Alright, salamat. Welcome po. And salamat for viewing, being with us. Yes. Lahat ng nag-greet ni Brother Dennis. At kung kayo po ay watching right now, just give us a comment, yes, a greeting, so we can greet you back, okay? Gusto ko pong i-greet ang ating ang aking kapatid, unang-una, si Juliet Trinidad. Hello ulit, welcome kay Bible Cafe. I'm back in Las Vegas, by the way. Anong tawag dito? But I will be heading sa East Coast next month. And I may stop by King Ohio Murin. Kay Sister Cory Guevara Olado, ayan, nanonood sa program natin ngayon. Sis, magandang umaga. Ito na. The sun is rising sa atin. The hot sun is rising sa Las Vegas. By the way, last night, 1 or 2 hours na continuous ang ulan dito sa Las Vegas. Salamat. Nawa, walang mga flash flooding na nangyari last night. Opo. At please say hi kay Brother Randy. Ganun din kay, kay Brother Ver. He's watching. Brother Ver, magandang umaga sa atin dito sa Las Vegas. Yes, I am back sa Las Vegas natin. Si Sister May, dyan sa may Bulacan. Sister May, salamat for Sister May is not only watching us either live or yung mga videos natin. Yes. She actually posted this sa kanyang account at sinishare niya sa mga friends niya na kakilala niya basically different parts of the world. Please, sa ating pong mga viewers, do that also. At naman po ninyo, naririnig ninyo ang ating mga pag-uusap, pagpapaliwanag dito. They're basically right on the target kung ano yung gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Yahweh. Again, May, salamat for
for watching right now. Si Brother Alan De Castro. Brother Alan, mamaya, dito tayo dito after lunch at may project tayo. I-program natin. I don't know kung ano, what do you have in mind, pero we'll see this afternoon. Brother Burr, if you're watching, mamayang hapon dito tayo ni Brother Alan. Sister Mina, Sister Mina diyan sa may Dinalupihan, Bataan. Wow. Sis Mina, welcome sa ating program, Bible Cafe. Thank you for your continuous viewing dito sa ating program. Sino pa yung si Riza? Nag-greet na si Sister Riza. Negative pa, Pastor. Negative. Riza Rodriguez. Yan. Mga kabagyo natin yan. Diyan sa may kilometer 6. Si Angeline Orsabia. Maya Pabengi. Kapatat. Salamat for being with us. Si Manang Tess na greet na. Negative pa, Pastor. Oh, si andyan, nanonood. Si Manang Tess. Tess, ano? Alam mo na ngayon manood ng live. Alright. Very good. Very good. Si Brother Roel Doms Ulani. Oh, Ulani. Brother Roel, send us a question, ha? Para mas marami tayong mapag-usapan. Dito pa, another Vegas brother, si Gerald Talikol Giron. Brother Gerald, sana we can meet before Sunday para kung gusto kong marinig yung lineup para sa ano natin sa Sunday worship, okay? Yes. Salamat. Sino pa yung nandito na I believe si Rick Pablat. Rick Pablat na magandang gabi sa inyo diyan. Nakabalik na ba si Ate Olive from Thailand, no? Nasa Thailand si Rick Pablat. Siya po yung former national director ng YWAM. Nice. he's also sent from Las Vegas, Calvary Chapel, Las Vegas. Rick, magandang gabi sa inyo diyan. At ganun din kay si Pastor Lito. Ayun, is watching Pastor us right Lito. Now. Pastor Lito. Nako, salamat at you see how Yahweh protects his children, ano? Na, yes. Kung natibong kasi si, ano eh, binangga Opo. Si Pastor Lito. Kung yesterday sa mga friends niya. Yesterday po. Yesterday. Yes. Salamat at iningatan po kayo ni Yahweh even from that accident. Opo. Si Sister Vilma, ayan, sa Vilma. Japan. Ayun. Ramirez. Yes. Salamat at nandito ka rin watching this program. Mga regulars natin, no? Opo. Salamat at nice. Salamat sa inyong pagtitiwala, sa inyong patuloy na panonood dito po sa ating Bible Cafe na programa. Continue to pray po na marami yes. pa po tayong maabot na mga places, mga ka-Pilipino, and then we can start sharing kung ano po ang salita ng Diyos, directly related sa kanilang mga pangaraw, sa kanilang mga buhay. Kasi minsan ay malayo ka na, and minsan mag-a-attend ka ng church sa English speaking tina-translate mo pa ba? Ito po tayo mismo mga Pilipino. Actually, nagsalita po ako sa Arkansas last Tuesday na kasi ngayon eh. At ito yun, even mga Americans, when I announce yung Bible Cafe, they said I want to watch your program. Sabi niya, sure, you can watch my program, but you need someone to translate it for you. Kasi we do it in Tagalog, kapo. Yan lang po, ayun. Kaya, you see, tayo mga, ito, we will concentrated tayo. We focus sa ating mga ka-Pilipino. Kaya, yan. Lahat ng mga kakilala natin mga Pilipino, share po natin yan, itong programming ito, even sa pamamagitan lang ng Facebook. Ayan. Salamat po. We'll continue to greet ang ating pong mga yes. viewers, even yung mga comments natin momentarily. Ayan. While we are doing our greetings and yung mga comments po dito sa chat box, we would want to remind you to keep your questions coming po. Nang sa gayon po ay marami po tayong pwedeng mapag-usapan sa gabing ito. And
habang pinaprepare niyo po ang inyong mga katanungan, itutuloy ko lang po yung ibang pagbate. Sabi po ni Brother Ver Livranda, Pastor, sabi po niya, Pastor Ram, good morning also, Baguio Brothers po, sabi niya. And si Brother Sixto Catalbas Vigilancia, siya rin po ay nanonood sa gabing ito. Sabi po niya, good evening brothers, Judd Gamboa is watching. Si Brother Justin Buhangin, I think parati na rin nanonood si Brother Justin Buhangin dito sa Bible Cafe. I hope na marami po kayong mga insights na nakukuha po dito sa Bible Cafe. Sabi ni Nanay Lilia Gadi, good evening Brother Joseph and Bro Dennis. Good evening po. Also good morning Pastor Ram, sabi po niya. And I will just read po yung comment ni Brother Fernan dito. Sabi po niya through Tita Malu Vergara, sabi po niya, good AM po Pastor and Company. Another observation po sa mga langgam ay di sila greedy. Hindi po sila greedy. Pag isa sa kanila ang nakaka-discover ng pagkain, hindi niya sosolohin. Ayun. Aalis siya at ipagbabalita. At pagbalik ay marami na silang magtutulong-tulong para i-secure ang pagkain. Ayun. Ito ay kabaligtaran sa mga tao. Nauunahin niya ang kanyang sarili bago ang iba. This is from our co-anchor before or previously, si Brother Fernan. Ayan, maraming salamat po, Brother Fernan, for that wonderful comment. Ayan po, Pastor. May masasabi po ba kayo dito? Well, absolutely. Siyempre, sa konteksto natin, ma-apply pa natin yan. But we cannot apply it point by point. Yes. Kasi nandito na nga tayo sa modern world at times kasi you are already sharing something that you believe it will benefit ang iyong kapwa and yet ito naman ang kapwa mo ay parang reluctant or parang meron silang doubt sa gusto mong i-share. But coming from you, definitely, yes. Maganda yung nai-share natin yung mga natatagpuan nating pakinabang. Pwede sigurong yung maambunan sila kung ano yung dressing natin. Yun, pwede yun. Pero kasi ito, mga langgam, meron silang madidiscover na source and then immediately sasabihin nila sa iba. Eh. Sa panahon natin, what is that? Halimbawa, meron kang na-discover na say, nag-open ka ng business and then itong business mo ay 100% ang iyong profit diyan. So ngayon sabihin mo, "Oy, Brother Joseph, may itong may business akong ginawa. 100% ang ano niya, ang profit niya." Siyempre, kayo, Brother Joseph, hindi ka naman immediately sometimes it involves 100,000 pesos na puhunan. Capital. So siyempre, hindi ka naman immediately capital. Hindi ka immediately makaka-engage diyan. So in a certain areas pwede pa nating magawa yan. Ayan. Yes. Opo. But definitely, it's good to share. Salamat Ayan. Po, Brother Fernando. Mag-chat tayo. Andiyan sa Bible Cafe. Mag-chat kayo sa Bible Cafe group natin. We can napapag-usapan natin yung mga update sa church at saka sa dito sa program po natin. Salamat. Opo, thank Sister you po. Sister Malu, Ate Malu, yan ha. Kumpleto na walking ninyo. Nakita ko yung mga picture nyo. You're walking. At what a day na you're walking, nakikinig sa Bible Cafe, holding hands kayo ni Kuya Fernan. Nice. All right. Ayun, Pastor, before we are going to proceed with the rest of the greetings, Pastor, meron pong may pumasok po na question po dito na pwede po nating bigyan ng daan. Ang question po ay galing po kay Sister Tanya Vergara Adrias. At ang katanungan niya po, Pastor, ay may kinalaman sa mga giants at dun sa panahon ni Noah. So yung question niya po, Pastor, it goes like this. Pastor, sino po ang mga giants nung panahon ni Noah? At bakit po na si Noah and family lang po ang sinib ni God? So, ito po yung katanungan ni Sister Tanya. I think nagbabasa po siya regarding po dito sa Old
Testament po. Yes. All right, all right. Salamat, Sister Tanya. Before I will answer that, gusto kong batiin ang ating ang aking achi sa pananampalataya. Ayan. Si Malu Samson Lakalinaw. Yan. Ayan. Nano achi. Nano, kapilan tayo magkape. Ayun. The last time nagpunta ako sa kanila kasi may yan eh. May steak and eggs. Wow. Kumusta na yung ma? Hello, salamat at that you are watching ito pong ating program na Bible Cafe. Actually, yes. Naka-chat ko si Ate Stella the other day at nandun nga si Pastor Villanueva. Nandun po sila at I think they were heading somewhere sa East Coast. Yes. Anyway, isang tanong ni Sister Tanya. Apo. Pastor, sino po ang mga giants nung panahon ni Noah? At bakit po si Noah and family lang po sinave ni God? Oh, salamat. Actually, itong mga giants na ito, this is they were the byproducts ng mga that we commonly or we follow this theology na there were these angels, mga anghel na they left their proper abode, ika nga sa I believe sa Book of Jude. Yes. Ibig sabihin, bilang angel, nandun pa rin ang free will sa kanila, whether magstay silang mga messengers or mga lingkod na ni Yahweh, or sa nakikita nila sa physical world, which is ours, ay pwede silang mag-enter sa physical world, and yet, iiwan na nila, they cannot go back dun sa spiritual na nandun lang sila. Supposedly, according sa design at pagka-create ni Yahweh sa kanila. So, iniwan nila yung spiritual at pumasok po sila dito sa physical world natin. And they actually had a relationship with the women, sa mga babae. And then they, yun na nga, nanganak yung mga babae at ang kanilang mga anak ay mga man of renown. Sabi ng scripture, ibig sabihin mga matatangkad, yung mga malalakas, na iba yung klase nila, tigaanim yung daliri nila, and everything. Yun ang mga giants. Yes. Yun po yung mga giants. At mga giants na yan, they're actually overpowered just about everyone sa panahon nila. Kaya pagdating ng chapter 6 ng Genesis, now Yahweh is about to reset. Dahil itong mga giants na ito, will, if they will continue living that way, they will annihilate even ang lahat ng mga pure na human being lahi. So yun po ang mga giants. Pangalawa, at bakit po si Noah and family lang ang sinave ni God? Well, hindi ang Panginoon ang nag-save sa kanila kaya sila yung na-save. Kundi maliwanag na may padating na flood. Kaya ginamit si Noah at ang family niya na i-propagate, ikalat ang balita na may padating na flood. Though marami, obviously, marami ang mga nakarinig sa padating na flood ayon sa pangangaral ni Noah. Imagine 120 years. You had all that time to, kahit sino makasalubong mo lang, isa-isa, 120 years, you were building the ark. At 120 years na you're spreading the news about this coming flood. And after all that time, ay only Noah and his family were truly who believed, naniwala sila at they decided to go inside the ark when the time was up, kaya nga sila yung na-save. Kaya yun po, tulad ng panahon natin ngayon, God is also spreading the news even worldwide. Ginagamit niya yung mga taong tulad mo, tulad natin, tulad Amen. Ng Bible Cafe program, kinakalat yes. natin ang balita na there is a coming judgment. Pwedeng coming judgment dito sa mundo, physical na judgment, and there is also a coming spiritual judgment. That means each one of us will stand before Yahweh. We're spreading that. We're telling people.
Okay. Pero sino kaya ang masisave? Only those who will truly believe and start living their lives according kung ano yung approved sa ating Panginoong Yahweh when that day comes. Kaya lahat ng mga kwento sa Bible, yung lahat ng mga pangyayari sa Bible, they basically are examples that for us to there is a message dito. It's parang katulad din ng buhay ko panahon na ginagalawan ko ngayon that I must also choose to do the right thing tulad ng mga taong they were na-spare sila, na-save sila nung dumating na yung sakuna. Okay. Yan po ang Bible. Kaya it comes in a different different vehicles, different forms, pero isa lang ang layo ni Yahweh. Whether ito ay kwento, whether ito ay epistle, whether ito ay parable, poetry man, o prophecy man, he's trying to communicate to us, anak, mahal kita, ayokong mapahamak ka. Amen. Kaya ihanda mo, iayusin mo yung buhay mo. Kaya bago ka pa tatayo sa harapan ko, nawa, mag-gets mo ang mensahe. Mahal kita at gusto ko maayos ang buhay mo from now until the day you stand before me. Yan po ang Bible. Ganun po siya kasimple. Ayan. Salamat po, Pastor Ram. Pero reading between the lines, Pastor, na kanina sabi nyo nga, even the angels themselves ay nabigyan din po ng pagkakataon to choose yung free will po, kagaya po natin ng mga humans. Is it also proper, Pastor, na sabihin natin na itong mismong free will na ibinigay ng Panginoon, ito yung tanda ng pagmamahal niya sa bawat isa sa atin? Ito rin po ba yung bagay na nag-i-stop or pumipigil sa isang taong katulad ko na makilala ang ating Panginoon ng mas higit pa sa pagkakakilala sa head knowledge? Well, yung free will na binigay ng ating Panginoon sa atin, I believe it that tells us that he is a just God. Matuwid po siya. Apo. Matuwid siya. Now, yung katuwiran na yan ay ibinigay sa atin yung free will natin to make a decision whether we will accept yung invitation niya or hindi, or kung we remain stubborn. Pagiging matuwid niya yan. Kasi darating ang araw, ang bawat tao will stand before him pag yung decision na nangyari sa kanyang buhay ay ito yung mga ginawa mo, ito yung in-embrace mo at hindi ka nakinig, naging matigas ang ulo mo at naging tumigas ang puso mo. As they say that, walang masasabi ang tao na, wait a minute, how can you judge me? You made me. Tingnan mo, you manipulated me to choose this. Wala. Sasabihin niya, wala akong ginalaw, hindi ko inalter ang iyong free will. Kaya ang pagbigay ng Panginoon sa atin ng free will, yan ay that tells us kung gaano katuwid ang ating Panginoon. Iba na yung siya yung mapagmahal na Diyos, iba naman ang pinag-usapan dyan. When sending his own son, even though hindi ka, para bang mahirap sa kanya makita niya, nakabiti siya sa krus at pinaglalaruan siya at para siyang ginawang parang hayop and everything yon. Yes. That shows his love sa atin. Pero amen. Giving us free will, darating ang araw, makikita natin talagang napakatuwid ng ating Diyos. Ibig sabihin, he is a just God. Hindi niya minamanipulate ang ating mga kaisipan. Either we choose him or we reject him. Yes. Yan ang ating free will. Yan. Ayan po, Pastor. Maraming salamat po. Pero, Pastor, parang medyo out of the scripture na ano, pero gusto ko lang pong itanong kung ano po yung sa tingin nyo. Kasi, right now, habang tumatagal po itong age, millennial age natin ay nagiging high-tech yung technology natin, Pastor. What can you say, Pastor, na there will be a time na papalitan na mga robotics ang mga humans? Oh? More especially sa mga bagay na ginagawa ng tao, mga jobs and everything. Parang ito po ba ay picture din, something to do with those times na yung mga angels ay bumaba dito sa lupa, tapos they taught every human being, every craft na alam nila, yung pag-hunting, paggawa ng anything na pwede lang maituro, Pastor.
pwede rin po ba nating i-consider na ganun din sa robotic time? Na ang mga robots will take over yung ano yung ginagawa ng mga tao? Yes po, Pastor. Pwede yan. Pwede yan. Ang, actually, yung mga angels, na yung mga anak ng mga angels na they overpowered yung mga human, yung mga tao, mga ordinaryong tao, that is still happening today. But not in the form ng mga robots. Hindi po sa form ng mga robots. Actually, these people are in the, ano, nakalukluk sila sa mga matataas na posisyon ngayon. Yes, opo. Okay? Kaya nga yung kanilang mga obra maestra, isa na lang, tingnan mo ang, kung titingnan natin yung education, yes. Kung titingnan mo yung mga careers, opo. Mga pwede mong, ano kayang kukunin kong career, no? Sa given university, mm-hmm. Ang lahat po ng mga career dyan is a career to serve them. Mm-hmm. To serve them, not to yes. compete with them. Not to compete with them. Kaya ito ngayon, ang ating, limbawa, ikaw ay isang engineer. Ay, salamat, engineer ako. But you're looking at the people na hindi engineer. Yes. So at times ay nadideceive yung sarili na you are above sa mga tao. You are above mm-hmm. other people. But you're not looking kung sino yung who made you choose that engineering field. Someone offered you an area for be a slave sa kanilang system. You're uh-huh. still working for them. Di po ba? Mm-hmm. Kaya meron nga I heard someone that says sa lahat ng mga careers, sa degrees, mm-hmm. sa given university, yung entrepreneurship, yan mm-hmm. lang ang yan lang yung career na it's not a career for the slaves. Kasi uh-huh. you're on your own eh. Di ba? May maliit kang negosyo, mm-hmm. di ba? May maliit kang negosyo, what will happen? Pag araw ng samba, close mo yan. Mm-hmm. Pag time ng Bible study, close mo na kami. Mm-hmm. Close for Bible study. Pinawa yan kung ikaw ay entrepreneurship o kaya kung ikaw ay isang businessman. Pero tingnan mm-hmm. po ninyo lahat ng degree. They're actually conditioned to somehow you can skip, you can ignore ang true worship mo and service mo kay Yahweh kasi mm-hmm. kailangan mong ipurso ang career na yan. So sino po, nasa na mga anak na mga angels sa panahon natin? Nandito yeah. po sila sa mga matataas na posisyon. Mm-hmm. At kundi hawak nila yung pera, mga banking, yung mga bangko. Hawak nila, excuse me, hawak nila yung yung health. Nandyan sila sa World Health Organization. Mm-hmm. Hawak nila yung ano yung gusto nilang batas ng isang bansa. Nandiyan po sila sa United Nations and so forth. Kaya hindi na po mga robot something ano lang yan, mga pawns, mga front. Pero ang katotohanan, yung po mga angel na yan, they actually overpowered na ang mga tao and people have no idea. Hindi man nila alam na we are invaded already and they wanna corrupt us in many different ways. Pwede nilang ipasok yung mga cable service sa mga bahay, pwede na lang ipasok yung internet sa loob ng bahay, o lopo sa atin, nakukurap ang mga tao little by little. And uh-huh. they're not even aware. And yes, they're slave. They're slave for life and they're enjoying it. Salamat, mm-hmm. slave ako, sabi niya. Tingnan mo yun, oh, tingnan mo yung slave na yun. Ang pangit ng uniform. Ako, tingnan mo, oh, ang ganda ng uniform ko. Pa. Ang hindi niya nakikita, slave pa rin siya. Mas maganda lang po yung suot. Ating, mm-hmm. Maganda lang yung slave uniform niya, pero slave pa rin siya. Bakit? He has to work in this time. He has to work in the on this day. Pero yung mga tiranyang panahon, pwede siyang, attend mo na ako ng church. Ganun lang ang dating niya. We are overpowered by these people already. Yun. Yes, Pastor. Parang nagiging less na po yung priorities niya na may kinalaman po sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Because even sa mga panahon na pwede siyang magsamba ay pwede pong i-compromise for the sake of promotion,
for the sake of yung kombinyente, yung hinuhulugan ng sasakyan, hinuhulugan ng mga bahay. So yan po yung mga pros and cons ng kapag tayo po ay naging part ng secular ng mundo na ito. Ayan. Brother Joseph. Ayan po. Sabi po ni Ate Wilda, ayun. Joanne is watching from Canada. Ayun. Ayan po. Okay. Joanne. Pastor, may follow-up question po ako sa tanong ko kanina. Ayun. Kasi po ngayon, okay, karamihan ng kabataan ngayon, mga kabataan ngayon, puro gadget, no, Pastor? At ang mga magulang, mga bising magulang, ayan, pinapabayaan na lang yung mga anak nila na maghapon, nakatutok sa gadget para lang maasikaso rin nila yung trabaho nila. Ano po maibibigay yung advice, Pastor, para malimitahan tong paggamit ng gadget na talagang mga kabataan ay addict na yata sa paggamit nito? I believe hindi naman po yan kaiba sa arrangement namin, even sa load po ng bahay namin, sa family namin. Mm-hmm. So what we do is we delegate na kanya-kanyang task. Halimbawa, kung one will take care yung basura, o kaya one will take care yung isang gawain sa bahay. Basically, ganun na lang yung magagawa natin eh. But we cannot expect na constantly ay wala sila sa gadget nila. Talagang nasa gadget na ang tao eh. Pero as long na delegated yung kanya-kanyang trabaho. Ngayon, kung gusto mo magkaroon ng World War 3, ay talagang alisin mo na yung gadget. So, puputok yung atomic bomb, nuclear bomb sa loob ng bahay. Kaya alisin nyo yung internet. Yan, magkakaroon ng World War 2. Ayan. Magkakaroon ng hunger strike. Yes. Hunger strike. So we just have to do our best, Brother Joseph. But we cannot bring it back to the old anymore. We cannot bring it back to the old ways. Pagdating sa mga bagay na yan. This is now their generation. We just have to do our best. Apo, napapansin ko lang. Any more greetings? Sige po. Sige pa. Sige, kuya. Hindi, we have to finish, Brother Joseph. Napapansin ko lang po, Pastor. Pat ultimo pagkain nila, nakatutok sila sa gadget habang kumakain. Karamihan po ng mga di na nag-uusap. Hindi na nag-uusap sa hapagkainan. Totoo po yan. Yung epekto ng gadget ngayon. Ayan, si Brother JB Brave Yan is watching from sa may Ambuklao, I guess. Mm-hmm. Ambuklao. Brother Sec Gamboa, all the way from Quezon Hill, is watching right now. Hello, Brother Sec. I hope Rebecca is doing fine with the Hira. Also, si Pastor Lito Nakikita Di Guzman. Sabi po niya, Pastor, doing good, Sec. Okay. Kinamusta po kasi siya ni Sec. Sabi po niya, thanks for asking. I'm here in Solano for a meeting tomorrow. God willing, also meet Pastor Anton. Ito po yung sabi ni Pastor Lito Di Guzman. And dito rin po si Sister Jules Trinidad is also watching right now. Hello po, Sister Jules. Pastor Ray Makadangdang, dyan po sa may Paniki, Calvary Chapel, Paniki, Tarlac. Ayan, hello Pastor Ray. I hope you are doing fine together with your family. Si Ma'am Jingjing Pimienta Cariño is also viewing right now over sa dito sa Facebook. Hello po, Ma'am Jingjing. And also kay Trinidad Aquino, he or she wants to say hello to all of us, sa lahat po ng mga nanonood sa gabing ito. Hello po. Also si Pastor Opo. Yeah. Also Pastor si Pastor Tom Gibbs is also viewing us tonight dito pa sa Bible Cafe. Welcome, Pastor Tom Gibbs. I hope na you get some insight dito po sa aming napapag-usapan. Then, ang pinsan ko rin po, si Jean Dison de la Vega, all the way from San Miguel, Tarlac. Ayan. Then, Pastor, meron pa pong mga questions dito eh, if I may read it, bago po natin batiin pa yung iba. Okay, sige po. Ayun, Pastor. Bali, ang question po comes from
the sender si Brother Benedict Andreas po. So, ang tanong po niya, okay. Pastor, ay ganito po. Good evening, Pastor. Brother Dennis and Brother Joseph. Good evening po. Kung nagbabasa po tayo ng scriptures, makikita po natin na ang Sabat po is Saturday. Ang tanong ko po ngayon, paano po naging Sunday ang Sabat sa panahon natin ngayon? Salamat po. So, ito po yung katanungan ni Brother Benedict Pastor. Yes. Okay. Salamat, Brother Dennis. Salamat din, Brother Benedict, for this interesting question mo, no? I want to greet si Sister Janet Alexander. Yes. And family dyan sa Czech Republic. At least nag-iba lang yung Czech at saka Philippines. Dati nasa Republic of the Philippines kayo. And yeah. Then ngayon ay Czech Republic na. Yes. All right. Good evening. And ewan ko kung evening dyan sa Europe. But thank you for watching us. Please give our regards sa family, Sister Janet, kay Brother Christian, kay Savannah, at ano kasing pangalan ng bunso? Wala ko nakalimutan. Anyway, si David. Please, si David. Yes, David. Nakita mo yung picture namin ni David nung maliit pa lang siya, no? Opo, throwback. Yung throwback ngayon. Opo. Matagad pa siya sa akin. Yes. Hello, guys. Pastor, meron rin po tayong viewer na na-scan lang niya sa Facebook yung Bible Cafe, si Christine E. R-S-L-E-S or Rosales siguro. Sabi po niya, hello po, new viewer niyo po ako. Nakita ko lang po ito sa Facebook. Hello, Mama Christine. I hope po na you're just in time sa ating napakagandang talakayan dito sa Bible Cafe. Ayan. Yes. Welcome sa Bible Cafe, kapatid. At ito ay pag-aaral natin sa Bible. Kung meron po kayong mga katanungan or clarification sa mga na-present natin dito, welcome po. Yan. I-type nyo lang kung paano ninyo isinend yung greeting ninyo at comment. Yes. Ganun din po. Just send. And also, send this also sa mga kakilala ninyo mga Pilipino. Apo. Para sila din ay makapanood nitong programa natin. Mm-hmm. Anyway, back dito. I'm sure marami pa tayong babatingin dyan. Opo, marami po dito. Yes, dito ang sabi niya, kung nagbabasa po tayo ng scriptures, makikita po natin na ang Sabat po is Saturday. Ang tanong ko po ngayon, paano po naging Sunday ang Sabat sa panahon natin ngayon? Mm-hmm. Well, actually, Brother Benedict, ang Sabat was altogether set aside by Christians today. Mm-hmm. Na ang reasoning nila that ang Sabat daw ay sa Old Testament. Or ang Sabat daw ay para sa mga Hudyo, which is actually something to research more about that reasoning. Ang Panginoon, he conditions us kasi to trust him in little things. You prove him in little things, you can now prove him in not so little thing, and then you prove him in the medium things, and then you prove him on the major things. Ganun yan eh. Parang kung ang tao cannot actually trust Yahweh that will provide for him, he will be well sa buhay na ito, simply by staying away from work and just immerse himself sa araw ng Sabado in his relationship, worship, service kay Yahweh. If he cannot do that, why would you expect him to do many more major things na pinapagawa ni Yahweh? So, yun pa lang ay failure na sa tao kung hindi niya may pagkatiwala ang isang araw para kay Yahweh sa isang linggo. Kaya to answer this simply, Brother Benedict, ang mga tao ngayon they set this aside na thinking na if you observe Sabbath, you are going back to the law. Yan ang kanilang paliwanag eh. And you ask them what is going back to the law, di ba? Ang thou shalt not commit adultery, that's a law. Thou shalt not kill, that's a law. What do you mean na bumabalik tayo sa batas? They cannot explain. That means they do not
know the whole council. They do not know the difference of the old, the Mosaic Covenant and the New Covenant. Mm-hmm. Yan ang problema sa mga maraming Christians ngayon. Hindi po nag-o-observe, they ignored, they rejected na ang Sabat. Kaya sabihin natin, Sunday, no, hindi po sila nagsasabat ng Sunday. Sila, yes, they attend their service on Sunday. But yung Sunday na yan, hindi po yan Sabat. Tingnan ninyo, many of them, pagkatapos nilang mag-attend ng Sunday, what, yes, do they do? Go home, maglaba, and everything, magsapay, maglinis ng bahay. Paan nila Sabat yon? Wala pong, yes, Sabat ang mga tao ngayon. That is one way na sana nag-open na sa kanila na, hey, look, hindi man ako gumalaw at nagpahinga po sa araw na ito at I actually focus myself kay Yahweh. And look, I accomplish more. You see? Mm-hmm. That's only a little thing. That's only a door, a gateway. Now, can you trust Yahweh on many other things more important than just a day? Pwede. Oh, yun na, mm-hmm, yun. That's how what Yahweh wants to accomplish in us. Can we trust Him? Mm-hmm. Or it's just in-incorporate lang natin siya sa ating buhay. Anyways, we feel good pag tayo nagpunta sa Sunday, or maybe we have a Sunday service an hour or two. Ayan, ha? Oh, we talk about you already. At so we're good. Yes? Wala naman trust. Kaya hindi nabibuild yung trust sa mga Christians nowadays dahil simply ang Sabat lang ay hindi kayang i-offer yung isang araw na i-follow according sa habilin ni Yahweh. Kaya wala. Hindi nagsasabat ang mga tao sa panahon natin, Brother Benedict. Yung, mm-hmm, Sunday nila, that's not their Sabat. They set it aside all together. Yun po ang sagot diyan. Ayan. Yun. Maraming salamat, Pastor, for giving us insight about po sa Sabat. Pero pagdating po sa Sabat kasi medyo malawak po yan. Pero originally, if we look back in the history, talagang Saturday po talaga yung pagsamba nila doon. In due time lang po kasi parang nag-transfer na to Sunday. Ayan. So, ayan, mga pagbati pa po, bago basahin ni Brother Joseph yung another question dito ay may mga hanging greetings po tayo. Mm-hmm. That includes si Pops Danny Valdez Olais, also watching from nasa Pangasinan po siya right now. Mm-hmm. Also kay Dabawenyo Macho, ayun, mm-hmm, malapit lang po dito sa May Brower Road. Hello, Brother Andy. Also kay Brother Don Vergara, dyan sa May Irisan. Hello, Brother Don. Also with the Sister Renz and kay Seb. Ayan. Ayan. Also kay Sister Risa Rodriguez, sabi po niya, hello po from San Luis, Asin Road. Mm-hmm. Pastor Ram and Bible Cafe host, sabi niya. Si Cristel Aji Callejo, ito po yung wife nung pinsan ko, nanonood, mm-hmm, din po siya. Then, kay Ma'am Ivy Puso, sabi po niya, hi po, nanonood po kami from Limay, Bataan. Ayun, all the way from Bataan, si Ma'am Ivy Puso. Ivy Puso. I hope you're enjoying the show. Hello po. And isa pa pong teammate ko sa basketball, si OJ. OJ Raso. Hello bro. I hope you're watching, mm-hmm, hanggang sa oras na ito. And sabi rin ni Trinidad Aquino, Sis Trini Aquino from Las Vegas, good morning daw po dyan sa my USA. Dito, ayan, po sa Pilipinas ay good evening. Mm-hmm. And si Risa Rodriguez, watching, listening and learning here po, sabi po niya. And sabi rin ni Jed, right, binabati niya si Tita Trining, sabi ni Jed, good morning Tita Trining, sabi po niya. Ayan. And I think, right, we have a question, Brother Joseph. Ayan po, may question po rito si Sister Tanya. Ayan po, Pastor, ang Illuminati po ba ay demonic and picture of Antichrist? Ayun. Okay. Ayan po. Illuminati, ha? Opo, ayan po ang question. Yeah. Yes, of course, mm-hmm, of course. With that, I wanna read some comments, yes, dito sa ating, dito naman sa aking, ewan ko yung mga friends ko pumapasok dito, but sometimes hindi pumapasok dyan sa inyo, no? Yes, hindi po. Kaya dapat
Brother Joseph, you have to check your gadget also. Apo. May mga comments ang sige mga po, mag-invest ako sa gadget. Ha? Mag-invest na po ako sa gadget. Wala ba? Ano po, ano po eh? Ano po yung dala? Obsolete na ano pang... Ano po yung dala nyo dyan? Ano po? Abacus? Ano na yung hindi naman po. Analog, okay. Pastor. Analog. Analog, okay. Pero hindi ko kayo nakikita dito. Anyways, kay Angeline Ursabia, ang sabi yes. po niya, welcome po sa program, Ma'am Kat. Ito, it looks like si Sis Angeline ay invited her friends, maybe her fellow teachers. Oh, kaya po. Si Ma'am Kat. Ma'am Kat, salamat po for watching us. Si Jonathan Bacani, praise Adonai, sending our love and regards to you all from North Carolina, United States of America. And then meron pa si Sister Angeline. Welcome po sa program, Ma'am Nerlin and Ma'am Abigail. Enjoy po. Ma'am Nerlin and Ma'am Abigail, salamat po for checking us out. Welcome sa Bible Cafe. And then, sino pa dito? Si, Sister May Gerson Gasno Mayo, hello po, watching here from Baliwag, Bulacan. Wow. Ayan, hello po. Magandang araw. Sino pa andito? Okay, ito, nandito na ako kay Sister Tanya. All right, let's do this. Pastor, ang Illuminati po ba? Demonic? And picture of Antichrist? Well, actually, sa mga sources nating nakakalap, when it comes to the Illuminati, they basically are into the same business ng Diablo eh. Yes. So demonic ba? I believe the spirit is there. The spirit is there. Makikita mo na parang they wanna copy who Yahweh is, but in a different power form, na yes. ginagamit nila. Parang kasi ang ating Panginoong Yahweh, He's sovereign, at ang will niya will happen, but it will happen out of through yung kanyang mga vehicles ay matuwid, pagmamahal, at He gives freedom to all people. At makikita mo, He's so genius na overall, the outcome is still according sa who He is. He's a one loving God, perfect. Wala ka talagang mapupuna sa Kanya. He gave it all. Right. The liberty sa mga tao, at the outcome, wala pong pwedeng mag-akusa sa Kanya. Bakit ganun ang ginawa niya, etc. No one can accuse God sa kanyang masterpiece design dito sa universe, dito sa mundo na kanyang ginawa, even ang mga creatures, sa creation niya. He is beautiful. It's just a matter of time makita natin yung kabuuan ng plano ng ating Panginoong Yahweh. Kaya sa atin na nag-i-invest na ng time, nag-i-invest na tayo ng buhay to know and to serve ang ating Panginoong Yahweh, alam natin hindi po yan mapupunta sa nothing. Yan talaga ay, it's just a matter of time we will reap all the labors and everything that we do sa ating Panginoong Yahweh. Guarantee yan. Sabi niya nga, yung nagtitiwala sa kanya, a cornerstone will not be put to shame. For those naman na nagbabaliwala sa kanya, they will be crushed by this cornerstone. Maliwanag po yan. Now, ito naman mga Illuminati kasi, they wanna do the same thing. Eto ngayon, may mga design sila to the point, according sa kanila. They only want 500 million people. They only need 500 million slaves. Meaning, kung ang tao ngayon is 7 billion plus, actually, that's too many. Why don't we give them disease? Why don't we create why don't we replace yung kanilang mga food into a GMO, so yung kanilang mga edad will be shortened, ang kanilang mga cells will be weakened, so when we introduce any kind of cancer, ang kanilang mga body are so weak and ang cancer cells will easily invade their body. Apo. Let's put everything
sa kanilang mga kinakain. Okay, let's put something on the air, mga yes. Mga chemtrail, ipasakay yes. natin sa eroplano para na-inhale nila all kinds of airborne diseases. Mm-hmm. I believe ang lahat ng mga yan ay it's not of Yahweh. Ako. Kung si Yahweh is for life, ang mga Illuminati is to it's either to shorten our lives or to kill ang mga tao because imagine ang sa paningin nila sobra na daw yung mga taong kumakain mm-hmm. yung nakikinabang dito sa planet Earth. How yes. can you say that? Na ilan lang kayo? I believe ito ay nagsimula sa 13 families. At least mm-hmm. sila pa rin yung naka-position diyan sa mga mm-hmm. viewers po natin. If you have a computer, if you have a chance to yes. research about them, that's a worth of investing time kung malaman natin kung sino itong mga taong to. But definitely, hindi po sila of Yahweh. Kaya nga sabi nga ng ating Panginoong Yahweh, if you are not for me, you are against me. Kaya yes. definitely, we can say, nandun po sila sa other side, Sister Tanya. Mm-hmm. At we don't need to say the word, pero they're not of Yahweh. Ayan, yes. Salamat po, Pastor Ram. Just a little bit of comment, Pastor, dun sa na-mention nyo about sa dito sa grupo na ito. Is it just safe na they also support yung plano na they want to depopulate the whole world para nang sa ganyan ay in due time they can have the power to do everything that they can na i-control po yung sistema ng mundong ito. Is that right, Pastor? Absolutely, that's one of their agenda, that's one of their objective. Too arrogant to say na we don't need 7 billion people to say we only need half a billion of them. Actually naka state yan sa kanilang agenda. Yes. Baka sabihin ng mga viewers we're making this up. Tingnan po ninyo yung I believe 10 or 12 rules nila or 10 objectives ng Illuminati. Yes. At kalahating bilyon lang ang gusto mm-hmm. nilang itira sa atin. So they're killing us slowly man or whatever in different ways para na-accomplish yung kanilang objective. Yes, I think Pastor, one of the main thing na nakikita natin na over and over again is yung global warming daw na nangyayari sa mundo natin mm-hmm. na maraming mga weird na mga weathers dito sa all over the world, maraming mga hayop ang nagkakamatayan at maraming sakit na laganap. I think that's a one way para i-consider natin na merong something, may isang agency or may isang certain group na magsasalba sa buong sangkatauhan. But without our knowledge, ay sila po pala yung may hidden agenda to control yung buong mundo po. Yes, yes. So many ways na nanghihina yung tao. Kaya ang tao ngayon kung hindi po siya nagre-research, yes. hindi po siya updated kung how he or she can keep her health intact, at the same time nakikinig lang sa doctor, you are in big trouble. Yes. Dapat may sarili kang research how to keep your health for one, exercise, organic, and hindi po basta-basta pinescribe ng doktor, swallow mo na lang dahil so believable siya. Tingnan mo, nakaputi siya and everything. How can you trust someone just because nakaputi siya? Yes, natin, opo. Kadalasan sa mga kulto, kaya pinili nila yung kulay puti dahil believable daw ang puti dahil it's a color of purity. Kaya dapat bantay lang po tayo. You have to know kung ano talaga kung how you can keep your health intact. May I greet na yes, po. Sister Rosana Lebranda is watching. Ayun. Us. Sabi niya, good day, Pastor Ram. Mm-hmm. Welcome back po. Yes, it's good to be back, Sister Rosana. Yes. Let's have a Kanjen water and Kanjen coffee dyan sa inyo. Ayan, ayun, nakita ko ha, na-install na yung Kanjen water niyo dyan. kay Donny or Menita Seniza, Sister Donny, magandang gabi po dyan sa inyo.
At ang sabi po niya, oh, gandang gabi po. Oh, of course, salamat po. Pero umaga dito sa oh, Las Vegas. And ito na, the Las Vegas hot sun is coming, is rising. Mm-hmm. Kaya, Brother Al, Pineda, Palak ay watching us. Kapatad, maya pa, bengi kaya kayo ken, ken Concepcion. Kamusta na, itatang ne? Kay Candace Santa Cruz is watching us. Yes. Hello, Sis Candace. Hello. Thank you for watching us even this live program sa Facebook. Yes. Ayan. Pastor, may additional lang po na comment si Sister Janet Alexander regarding po dun sa question kanina ni Brother Joseph about dun sa gadget na pinapagamit natin sa mga anak natin. Sabi po niya, just to comment about the usage of technology or gadget, I think it's still the parents' responsibility to monitor and be in charge of their children's usage of internet, social media, video games, and etc. Mm-hmm. Children should be made accountable for their actions, but at the same time, there should be a transparency within the family. Ito po ay nanggaling sa isang insight ng isang nanay, Pastor, kay Sister Janet Alexander. All right. Very good, Sister Janet. Very good. Salamat. At we will definitely consider yung comment na yan. Yes. Yan. Sabi rin po, Pastor, ni Brother Benedict Adrias, another comment. Thank you po sa explanation, Pastor, sabi po niya. Sa mga viewers po, just send your questions either through the comment box or sa numbers provided by the anchors. Ayan. And also kay Sister Sunflowers, sabi po niya, good AM, Pastor Ram. Welcome back po. Ayun, nabasa po ni Pastor Ram ito kanina kay Ma'am Donnie or Menita Zineza. Gandang gabi po, over here naman po, dito sa Pilipinas. Then sabi ni Sister Risa Rodriguez, hi Nanay Donnie. Ayan, Nanay Donnie, I hope you're enjoying watching, viewing itong programang Bible Kape po. Ayan. Any more, Brother Joseph, that we missed? Alright, let's speed it up. We have last 10 minutes, mga kapatid. Ano yung may greetings dyan, Brother Joseph, sa analog phone mo? Ayan, yes. wala na po akong madagdag. Ayan, pasa meron rin po si Evelyn Dizon is watching all the way from San Juan, Manila. Ayan. Sino pa ba? Alright. Si Sister Christina, yung anak po ni Nanay Loli dyan sa May Quezon Hill ay nanonood din po sa gabing ito. Yes. And we're up to our second hour. Bilis po ng oras, it's already 10 o'clock and we are near sa ating pagtatapos. Kaya kung may question kayo, you can just speed up na para mabasa po natin. Ayan. Yes. I see a question here. Alright. Meron nga pong nag-text sa akin but hindi natin gawin 10 hours. No? 3 hours. Anyways. Apo. Anyways, who knows? Kung we see the number at and everything, wala pong wala pong doable naman po 'yon. Sino yung nakita pa ni nang ito. Si Jules Trinidad, meron po siyang pinadalang tanong. Ngayon na if you wanna send us your questions, even though hindi po natin mabasa for this episode, we always have tomorrow's episode, Adonai Willing. And then tomorrow, we will be line up. Now, if you're watching this video, hindi na siya live, kung manonood po kayo sa video to, and then naririnig niyo mga discussion natin, and you wanna send question, we frequently review itong video pong ito, and then nakikita namin yung mga questions. And then, next episode ay yun po mga una nating pag-uusapan. Kaya we encourage you, kahit na pinapanood mo na ito, hindi na live, you can still give us your question dyan. That's sa may comment box. Alright? Ang sabi po ni Jules Trinidad, question please, what about people who reject Christ as their Savior? What happens when they die? Well, wow.
Unang-una, according sa scriptures ay kung ang ating Panginoong Yahweh, I believe nasa Book of Hebrews, sinasabi niya na those who rejected the law from Moses, hindi po sila nakatakas na sa punishment. How much more kung sa mga taong the only way tao makarating sa kaharian ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak. Those who trample the Son of God, nakakatakot po ang magiging destiny nila. Because that Yeshua, even Jesus Christ, is the only way na ang tao makarating sa kaharian ng Diyos, whether ikaw ay nabuhay sa Old Testament time or sa New Era time or sa New Testament time. Because lahat tayo na ipanganak na may kasalanan, inherited sin, and then eventually we committed personal sin, the only way we can detach from the bondage of sin, dahil we owe sin, dahil he has a ground na nakakahawak siya sa buhay natin, the only way ay tayo manampalataya sa ating Panginoong Yeshua. If we ever decide to take that idea, then tayo po ay magbabayaran natin yung mga kasalanan natin. Kung ito ay for one, kung tayo masusunog sa impyerno ng 7 years dahil dala-dala natin yung kasalanan na yun, or tayo masusunog sa impyerno forevermore, masakit pa rin po yan. Mm-hmm. But we will pay for our sins because may utang po tayo sa kasalanan. Yun po ang mangyayari sa mga taong nagre-reject sa the only way, kaparaanan na madala tayo ni Yahweh sa kanyang kaharian by sending His own Son that He died for us to pay for our sins. Yun po ang mangyayari. Sila po'y mapapahamak sa apoy ng impyerno. Yun. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ram. But considering po nung Old Testament times, nung nireject po nila yung mga bagay o yung mga tao na isinugo ng ating Panginoon, yung mga propeta, yung mga priest during their time, sa panahon po ba natin ngayon, Pastor, hindi naiiba yung magiging consequence na mga taong magre-reject sa ating Panginoon, considering na even through internet, even sa lahat ng sa television and even sa radio ay laganap na po yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Is it excuse na kasi hindi ko naman naiintindihan talaga yung salita ng Diyos? Is that an excuse sa mga taong sasabihin nila na nagkulang ang Panginoon sa kanila? Oh, definitely, hindi po. Dahil hindi lang siya interesado eh. Mm-hmm. Kung interesado talaga yung tao, gagawa siya ng paraan, hahanap siya ng pagkakataon na siya ay maalam to know more about the Word of God, at dahil mahal niya ang kanyang kaluluwa, mahal niya ang kanyang pamilya, dapat nandoon, mas magle-labor siya doon more than sa mga magle-labor niya sa mga material things. Sabi nga ng ating Panginoong Yeshua, sabi niya, do not labor on things that perishes or that perish, kundi labor on things that has an eternal value. Yan po ay instruction niya sa atin. Kung tayo po nakikinig ngayon, you ask yourself, ikumpara mo, how much do you labor pagdating sa malaman mo ang salita ng Diyos, makakilala ka sa ating Panginoong Yahweh, or nagsiserve ka kay Yahweh, or kumpara doon sa ginagawa mo sa pagkain mo, sa isusuot mo, sa idadrive mong kotse, o sa promotion mo, o kung ano man yon. Kumpara mo yung kung five ba ang labor mo dyan at five dito, minsan malayo eh. Sometimes ang labor natin sa material na bagay, 9. O wala pa, 9.5. O kaya hindi, 9.9. And then yung labor natin sa spiritual ay 0.1. Pero ang sabi ng ating Panginoong Yeshua, labor more daw dito. So, tutuusin, ang mga tao ngayon, tayo yung mga Gentiles. Napakalayo nung ating mga buhay kumpara dito yung mga instructions ng ating Panginoon when it comes to His Word. Dapat we should bring our attention, our labor, our effort dito sa spiritual, because He said, labor on things that will
that has eternal value, hindi dito sa mga material na bagay na it's only good for now, but tomorrow, wala nang kaugnayan sa'yo. Mm-hmm. Yun. O sige po, Pastor. Dito thank po yung magtatapos tayo, mga kapatid, at mayroon po tayong mga pamamalam, pasasalamat sa ating mga viewers time. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat for being with us dito sa program na Bible Cafe. And you may always continue to subscribe Leader News Philippines and continue to like the page po ng Bible Cafe. And one thing na pwede po kayo mag-take part dito sa Bible Cafe is you can share it with as many friends as you can. Parang sa gayon ay you can spread the good news and you can be notified whenever we go on live. And if you miss the live broadcast of this program, you may watch the replay sa YouTube po and also sa Facebook din po. And may the Lord bless us all. I hope you are all doing well sa gabing ito. Ayan po. Salamat po sa inyong pag-subaybay sa programang ito. Magandang gabi po at magandang araw po dyan. Star. All right. Salamat, Brother Joseph. Salamat, Brother Dennis. At salamat din sa ating Panginoong Yahweh. At somehow, hindi po ganong nag-cause ng havoc, ng damage sa bagyong Maria ba, dyan sa Pilipinas. At malakas ang ulan, ang hangin to some areas, pero it's supposed to be a super typhoon. Yes. And yet, wala po tayong naririnig na mga talagang mga damages naging outcome. Okay. Salamat din po sa ating mga viewers na hindi lang sila nanonood, sinishare nila ang kanilang mga Facebook accounts tulad ni Sister Angeline. Sister Angeline, we thank you really much dahil nandito yung mga ini-invite mo. Obviously, they are actually taking your invitation tulad ni hello Ate Hanelin, kumusta? At ganun Christian, I don't know kung si Christian na asawa ni Sister Faith ito, but anyways, we give you our greetings and pasasalamat that you continue to watch this. Please yes. Do that. Kayong mga viewers, not only appreciating itong ating program that you spread sa inyong mga friends, salamat yes. po. Continue doing that. At alam naman po ninyo, we are not pulling people into our group or into our denomination. Simply, we want to present po sa inyo ang Bible according sa kagustuhan ng ating Panginoong Yahweh. And we are utilizing itong technology, itong internet, para ito po ay makarating sa inyo ang mga ganitong klaseng programa. Again, salamat po. Until sa susunod na episode, kita-kita po tayo dito. Send us your questions. Kahit na noon, napapanood ninyo ito ng replay, send us your question. We will monitor and then we will answer po sa mga susunod nating episode, even tomorrow's episode. And again, si Pastor Ram Gamboa po ito. Kanina, we talk about yung Proverbs na ang isang tamad is only pampering himself kung ano yung current niyang situation, becoming habit sa kanya, hindi niya napapansin na he is already behind at hindi na niya napapaghandaan yung future niya to the point na dumating yung pangangailangan ay wala na siyang madudukot at siya ngayon ay magiging pulubi. We also look at that sa spiritual aspeto niya na hindi ko mawala po tayong problema o wala tayong hinaharap na really matinding problema, we will not dig into the scripture. This is the time. This is our summer time. Habang wala ka pang ganong problema, dig sa scripture dahil pag dumating yung mga kalagayan na ganyan, you have something to counter by the wisdom of God. Ay pwede nating maayos yung mga problemang dapat lalaki siya ng malaking problema pero dahil ikaw ay may baon kang salita ng Diyos, nagsisimula pa lang siya, you were able to put off dahil sa tulong ng banal na espiritu din na kasama natin, lalong-lalo na tayong mga Kristiyano. Beautiful. Mm-hmm. Beautiful Proverbs it is. Salamat po. As we always say, mabuhay po tayo sa ating Panginoong Yahweh. Everyone, Shalom. Shalom. Shalom.
nila ibinubuhay kung ano ang tinuturuan dito. Nag-embrace the book sa tinatawag na prosperity gospel. Ah, no offense, instead of finding God in God.